Hindi nagre-respond si Jonathan Akara. Sabihin sa akin na pag keyboard warrior lang pala ito. Ito yung ano? Ito yung ano ni Jonathan Akar kaniyang Facebook account. Yan yung mukha nito. Ayun, yan yung ano, may kipagtalakayan daw ngayong gabi. Ha? Hindi sumasagot. Sagot na. Ha? Ba't di ka sumasagot? Ano ko ba? Anong topic na sana, bro? Iwan ko, kung ano yung gusto niyang talakayin. Ito yung may kipagtalakayan daw ngayong gabi. Jonathan Akar. Eh, ako ba tayo sumagot? Ha? Habang ako naghihintay rito, sasagot ba kaya ito? Tinanong ko siya kanina, sabi niya, gabanat may pahina og laing barangay nga simbahan kabalo na ka di, di ka na ako makakontak na ako basta-basta kung di ka kunik og wifi. Ano siya? May man ka diha guro sa imong lugar kay kusog og ang connection sa date. Sa date? Sa data siguro. Ako diri mo agig palay sa 5U. Sabi niya, good eve. Sabi ko, be ready. Be ready. Sabi niya, tagal na. Tatapos ni Aljo, tatawagan kita. Sabi niya, unsa na oras mahuman? Anong oras daw matapos? Ito si Jonathan Akar. Anong nangyari dito? Ba't hindi sumasagot to? Naku, paasa na naman to. Wala to, paasa to, paasa. Hindi sumasagot eh. Kahit na nag Out na ko bro ha. Mag-end rin ako ng live ko. Balik ako sa trabaho. Teka. Tumatawag siya. Eto na. Share video pag yun. Wala akong video. Hello? Hello bro? Narinig mo ako? Ha? Narinig mo ba ako? Live kang naririnig ngayon. Naririnig mo ba ako? Ikaw na naririnig kita. Ako nakabati ka na ako. Naririnig kita bro. Naririnig ka sa live ngayon bro. Sige na, go ahead. Okay, nakabati ba ka sa kuha? Yes, naririnig ka nga bro. Kakasabi ko lang eh. Sige na, go ahead na. Ayo. O sige. Ano gusto mong talakayin? Kuning para yun. Ako ni Prayonon ang akong pungutan na tumiyagi, di ba? Ano yung... Ang sabi niya, Brother Angel, itutuloy daw niya ang kanyang tanong ng nakaraan. Kung kipikita ni ma'am? Ano yung tanong mo, bro? Go ahead, bro. Nakay pa rin atong Bible nga akong pagkita ni mo? Anong... Ikaw akong paubaro na ang ha? Teka, hindi ko maintindihan yung tanong mo. Ano tanong mo? Ay, Bisaya, magkadako. Ayaw pag... Tagalog-Tagalog. Unya bro, huwag magbinisaya ka bro, masabtan ka sa akong programa bro. Kung sumarili mong... Bro, huwag magbinisaya ka, masabtan ka. Brother Angel, naiintindihan mo kami, hindi? Hindi. Mungkahan ako ni mo, Bisaya, magkangarang mag-tinagalog man. Brother Angel, naiintindihan mo siya, Brother Angel, hindi? Bro, almost 100% kasi sa mga viewers namin dito, lalo na sa mga replay din. Ilang libo yan. Puro Tagalog, bro. Eh. Paano kaya yan? Paano ngayon yan? Hindi ka maintindihan, bro. Kaya mga Bisaya ini nga, mga Bisaya nga pariyo na itong lingwa, eh. Kumusta man ini? Hindi kayo balo? Ah, sige. Ganito na lang, Brother Angel. Brother Jonathan, ganito na lang, Jonathan. Magtanong ka sa Bisaya, tatagalogin ko bago ko sasagutin. Go. Sige. Ingon man ninyo nga si Pedro inyong Santo Papa, unsa man ang sabuhat 12 o anang sabuhat 8 o sa 9 nga mga apostolis gipangluto sa mga Romanhon. Man dapat ninyo gibasihan ang inyong Santo Papa ninyo, si Pedro. Okay. Kaya kami nagsasabi na si Apostol Pedro ang aming unang Santo Papa kasi yung term Pope, ayon pa sa The Catholic Encyclopedia, Tagalog mo, bro. Yung tinatagalog ko. Ang sabi niya kasi, santo natin binabata yung ating turo na si Pedro ang unang Santo Papa. Yun ang kanyang tanong. So, eto naman. Si Pedro, kaya siya unang Santo Papa kasi yung term Pope in-applied to the Bishop of Rome. Ano yung meaning ng Pope? The popular title of the Bishop of Rome.
Yung term na Pope, in-apply yon sa Bishop of Rome. Ngayon, alamin natin kung sino yung Bishop of Rome. Sino ba ang first Bishop of Rome? Kahit saan mo i-research, the first Bishop of Rome was the Apostle Peter. Kaya siya yung first Pope kasi ang term na Pope in-apply sa Bishop of Rome. Next question. Sato pa, wala na sa Bible, mabasa. Sabi niya, ibig sabihin ba, wala sa Bible, mabasa. Bro, kung Sabadista ka, kayo natuturo na nakapunta siya sa Roma. Nagturo nga, kay naabot siya sa Roma, pero kapila siya gipreso o gibilanggo, gitumpatay ang ubang mga apostolis ka o ba niya? Yes, tama yun. Sabi niya, Brother Angel, inaamin niya na tinuturo ng mga Seventh-day Adventists na si Pedro nakapunta sa Roma. Tama yun. Siya nakapunta sa Roma. Pero ilang beses daw siyang binilanggo ng mga Romano. Eto. Eto ang aming turo, bro. Ayon sa Roman persecution. The history of, ang sabi doon is, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Ibig sabihin, ito palang gobernador ng Roma, gobyerno ng Roma, kalaban to ng Iglesia Katolika. At natigil lang yung persecution sa kanila nung na-convert na si Constantine into Christianity. Dahil siya ang nagbigay sa kanila ng kalayaan na ipalaganap ang kanilang pananampalataya na walang magpe-persecute sa kanila. Next question. Walang nag-persecute sa kanila. Kung sa tayo mga iwan, ang Romano kontra sa, isa tayo na kontra, ang Romana kontra sa, nag-kontra sila puro Romana? Sabi niya, ano daw sinabi ko daw? Sinabi ko ba daw na ang Romano nagkalaban sa kapwa Romano? Mali, hindi yun. Unawain mo yung sinasabi ko, bro. Alam ko ang mga balita sa TV, TV Patrol, Saksi, Tagalog. Teleserye, Provinciano, ano pa mga teleserye ngayon, Tagalog. Imposible hindi mo ako maintindihan. Ang sabi ko ganito. Noong una, bago na-convert si Emperor Constantine to be a Christian, ang mga Kristiyano pinersecute sa Roma. Kaya kung babasahin natin ang World History by O'Brien sa Roman persecution, ang sabi doon, the chief reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. So magkalaban na Iglesia Katolika at ang gobyerno ng Roma. Pinipersecute sila noong una, kaya nga meron kaming ano eh, meron kaming piyesta ng mga santo na hindi nakilala kasi sila yung mga santong pinakain sa leon ng mga Imperyo Romano. Sila yon yung aming mga santo. Natigil lang yung persecution noong nakarating, na-convert sa Christianity si Emperador Constantino. Yun ang nangyari kasi sa yan. Sana, bago ka lumabas sa akin, inalam mo naman yung history. O, next question. Katawa man ko ni Mog. Ay, naku, tumatawa daw siya. Huwag kang mapatutsada, bro. Kasi nakakahiya naman. Ang angas-angas mo sa chair mo to, papatutsadahan mo lang ako. Ilabas mo yung karunungan mo kung meron ka. Luto sa mga... Pare, nga nung mga Romano, luto sa pagsama sa mga Romano. Ah, madapit na yung Christian ang Romano. Okay. Saan daw naging Christian ang Romano? Ating basahin sa Roma 1:7 hanggang 8, okay? Eto. Sabi niya, saan daw naging Christian ang Romano? Ating basahin. Roma 1:7 hanggang 8. Eto yung sinasabi. Ito lang ha. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. 8. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya sa Roma ay balitang balita sa buong daigdig. Sabi ni Apostol Pedro, ni Apostol Pablo, Epestes, Homon, Kataingeletai, en holo to cosmo. Ang inyong pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong mundo. Ngayon, anong pananampalataya ng Roma ang lumaganap sa buong mundo? Walang iba, Romano-Katoliko. Next question. Okay na siya. Karon Romano Katoliko. Kung ma-prove na ko dire nga ang mga Romano may galuto sa mga katawan sa Ginoo suma sa mga bersikulo nga ang ihatag nimo.
So palpal nang imuhang giprob nga mga istorya nga dili salungat na sa bisikulo nga kunya tagron. Okay, ang sabi niya Brother Angel, kung mabasa niya raw sa Biblia na ang Romano Katoliko daw e pinersecute daw yung mga apostol, so palpal daw ako. Sabi niya, na mali daw yung referensya ko. Sige bro. Roman Catholic. Hinahamon kita, Brother Jonathan. Persecute ha, Roman Katoliko ha. Sige, Brother Jonathan, hinahamon kita ha. Babasahin ko ang talata sa screen. Saan talata sa Biblia mo mababasa? Na ang Romano Katoliko. Mababasa din ha? Romano Katoliko. Pinersecute ang mga apostol. Saan talata yan? Oh. Okay. Tanawa ha. Lucas 27, Mateo 27, 1 hanggang 2. Sige. Sabi niya, Brother Angel, Mateo 27, 1 hanggang 2. Kung hindi mababasa sa Mateo 27, 1 hanggang 2 na Romano Katoliko ang nag-persecute sa mga apostol, aminin mo sinungaling ka. Kung hindi mababasa sa screen na ilalantad ko ang Mateo 27, 1 hanggang 2 na Romano Katoliko ang nag-persecute sa mga apostol, aminin mo sinungaling ka. Pari ang nag-otos sa mga hero. Ah, yeah, mga pari daw nag-otos. Tara sa pari. Tara sa pari. Tanong bro, yang pari na tinutukoy dyan bro, yan ba'y pari ng Romano Katoliko? Yes or no? Romano? Nasaan ang ebidensya mo na yung mga pari niyan ay pari ng Romano Katoliko? Dahil babasahin ko, ang mga pari niyan, pinatay si Kristo kasi nilabag ni Kristo ang Sabat. Sakpan na ka no? Ano sakpan? Nahuli daw ako, Brother Angel. Keeper yung mga pari na yan, bro. Itanong mo kung sino bang mga pari yan. Kristiyanong pari ba o Hudyong pari? Dapat intindihin mo rin. Sige, Brother Jonathan, kung mabasa ko na yung mga pari yan ay paring Sabadista, aminin mo sinungaling ka? Kung nabasa na ko, nga dili Sabadista. Sige. Basahin mo na yan ang mga pari ng Romano Katoliko. Babasahin ko rin yan ang mga pari ng Sabadista. Bro, Sabadista ba yan? SDA? Hindi. Oh, siguro si SDA ito. Siguro kasi inamin niya na SDA siya eh. Oh, sige, Jonathan. Showdown tayo. Maganda to, showdown tayo eh. Basahin mo na yan mga pari yan ay pari ng Romano Katoliko. Babasahin ko rin yan ang mga pari niya Sabat Keeper. Kung basa na ko rin nga si Kristo, ginakop sa mga Romanhon nga masundalo. Ay, hindi bro. Iba yung Romanhon na sundalo. Sundalo. Yung Romano na sundalo. Yun ay kalaban ng Romano Katoliko. Ano ka ba naman? Saan nag-aral yan, bro? Kaya minasok kanina eh. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Binasa ko yan kanina. So, ang patunayan mo ngayon sa akin, yung pare na sinasabi mo ay pare ng Romano Katoliko dahil patutunayan ko, kaya nila pinapatay si Kristo kasi nilabag ni Kristo ang araw ng Sabat dahil mga paring Sabat Keeper yan. Sige, go! Oo, ganay. Pangunta na, kinsa may nag-sulting at naglapas at ipapahulay. Atin, basahin. Sa Juan 5:18. Yan ha. Sabi niya, sino daw ang nagsabi na nilabag ni Kristo ang araw ng Sabat? Ito, timbasahin sa 1:5-18. Dahil dito nga'y, ito ay pahayag ni Apostol Juan. Sabi niya, dahil dito nga'y, lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo. Ay, mga Hudyo pala ang paring ito. Lang, mga Hudyo. Na siya'y patayin. Ay, Sabat Keeper pala, Brother Angel, ang nagpapatay sa kay Kristo. Hindi ka kawali kong pare. Ha? Sabat Keeper eh, Hudyo eh. Ah, naku. Napagkat, hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. Sa Biblia, nga ang balaang kasulatan ni Monsignor Manuel Yap, ang nakalagay doon, tumod ni ini, misamot ang tinguha sa mga Hudyo sa pagpatay kang Kristo tungod kay gibungkag niya ang Sabado. Sa Tagalog, kanyang sinira ang araw ng Sabat. How about sa magandang balita? SDA. Sa magandang balita. Ah. Tulopin na lang natong 1 Thessalonians chapter 2, 14 to 15. Hudyo ang nagpatay. At. Mm-hmm.
namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng Sabat. Nilabag pala, Jonathan, kawawa ka naman. Kaminaw ka dyan doon, lohi ka ba dyan doon? Oy, ikaw yung kawawa, hindi nasasita ko ito, ba't ka sumasabay dyan? Ikaw yung kawawa, bro, kasi ako'y sumasagot napakalinaw. Hindi mo pinakikinggan, sinasabayan mo ako magsalita, kawawa ka talaga. Ito, bro, sabi sa unang Tesalonica 2:15, sabi ni Apostol Pablo, mga Hudyo ang pumatay kay Kristo. Totoo ba yun? Brajando. Hindi, hindi, Jonathan. Pakisagot mo, Jonathan. Totoo ba yung sinasabi sa, ano, sinasabi sa unang Tesalonica 2:14, na Atos 15 na mga Hudyo ang pumatay kay Kristo. Tama ba yun? Wala kay klaro, Brajando. Hindi, sagutin mo, bro. Ikaw yung walang klaro. Tinatanong ka, hindi ka sumasagot. Tanong ko sa iyo, bro. Sabi ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 2:15, pinatay ng mga Hudyo si Kristo. Totoo ba yun? Naipit na, Brajando. Isa lang palang katesto ko kung hindi pabasa. Wala na. Ano ko, naipit daw ako. Ako daw yung naipit, kawawa naman. Ang linaw ng talatang binabasa ko, nilabag niya ang araw ng Sabat. Ako naipit. Nilabag na niya. Binasa ko nga nilabag eh. O, ikaw yung kawawa dyan, di ka na, nawala na yung ano mo. Yung depensa mo. Paminaw sa brand dyan daw, kayo nyo araban ni Santo Papa, Bidal, may gasulat ini. Ayun, pataka diha. Ah, sige. Sinabi ba ni Santo Papa Bidal? Brother Angel, kailan naging Santo Papa si Bidal? Archbishop Vidal. Sinong Archbishop Vidal, bro, na kilala niya? Ewan ko. Wala din Santo Papa na Vidal. Cardinal yun. Pasa. Ay, Cardinal Vidal. Cardinal Vidal. Cardinal. Jonathan, hindi namin Santo Papa si Cardinal Vidal. Huwag kang mag-ano sa Catholic teachings, bro. Hindi mo alam yan. Kawawa naman to. Huwag kang magmamagaling sa tituro ng simbahan namin. Bro, huwag kang magmagaling, Jonathan, kasi hindi kailanman naging Santo Papa si Cardinal Vidal. Nagmagaling ako o naipit ka? Hindi mo ako naipit kasi yung sinasabi mo ay kasi man. Hindi kailanman naging Santo Papa si Cardinal Vidal. Padre Jando, sa ato, Padre Jando, kaya binasa ko rito, sinulat ni Papa Vidal ay sinungaling din si Vidal. Hindi nga Santo Papa si Cardinal Vidal. Matigas ang ulo nito eh. Bro, hindi Santo Papa si Cardinal Vidal, bro. Kadin pare din? Yung pare, hindi Santo Papa yung pare. Si Padre Darwin, pare yun. Hindi naman Santo Papa si Padre Darwin. Pare yun, ha? Hindi Santo Papa yun. Ilagay ka na. Kung wala kayo lagay, paminaw na ako. Para makasabot ka. Bro, naiintindihan ko yung sinasabi mo. Kaya naiintindihan kung wala kang alam. Lumaban ka, wala ka palang alam. Yan ba yung nagmamayabang? Kawawa naman. Bro, Jonathan, hindi kailanman naging Santo Papa si Cardinal Vidal. Yeah. Ugetog yan nga to kang Pilato ang Romanong gobernador. Ayan, sige. Si Pilato naman ngayon. Sige bro, nasaan ang ebidensya mo na si Pilato ay Romano-Katoliko? Ha? Nasaan ang ebidensya mo na si Pilato ay Romano-Katoliko? Bro, nasaan nga bro? Asan yung talata mo na si Pilato ay Romano-Katoliko? Claro na ganyan sa 27 sa Mateo. Kung hindi mababasa sa Mateo 27 na si Pilato ay Romano-Katoliko, aminin mo sinungaling ka? King James Version na imong ibasa na. Kung hindi mababasa sa King James Version na si Pilato ay Roman Catholic, aminin mo sinungaling ka? Kung mabasa na ko dito sa Catholic Version sa sinulat sa inyong pari, buton kanta ko, dili. Sige, basahin mo bro, pakikinggan namin kung may sinabi ba dyan na si Pilato ay Romano-Katoliko. Yung may nakalagay, Katoliko ha? Pag hindi namin marinig yung Katoliko, ikaw yung nagsisinungaling. Sige, basahin mo bro, pakinggan namin. Importante nga, nagbutang din yung Romano. Ah, sige, sige. Ito ng libro yan, bro. Baka mayroon tayo dito. Wait lang muna. Granting na lang natin. At hindi na lang pagbigyan si ano? Si Jonathan. Bro, Jonathan, sabi ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 2:15, Hudyo ang pumatay kay Kristo. Tama ba si Apostol Pablo? Sinungaling? si Saulo kanyo, si Pablo. Kung saan siya kanhe? Hindi yan tanong, bro. Ang tanong ko,
Sabi ni Apostol Pablo, ating basahin na, unang Tesalonica 2.15, ha, tinan ninyo ha. Babasahin ko sa Tagalog, babasahin ko rin sa Bisaya. Unang Tesalonica 2.15, sabi ni Apostol Pablo ganito, silang mga Hudiyo ang pumatay sa Panginoong Hesus sa Bisaya. Ating basahin sa Bisaya. Ito naman sinasabi sa Bisaya. Ang mga Hudiyo mao ang nagpatay sa mga propeta sa Diyos kaniadto, og sila usab ang nagpatay kang Ginoong Hesus. Tanong, totoo ba ang sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 2.15 na Hudiyo ang pumatay kay Kristo o nagsisinungaling si Apostol Pablo? Bradyando, paminaw sana ko, kaysa palang kabisikul. Ay, hindi na. Hindi na, nawawala na ng, ano to, nawawala na ng bait. Bradyando. Ako binisayon para makasabok, kaya luoy kayo tong isoon. Kawawa yung ating kapatid, hindi nakakitin ng Tagalog. Binisayon na lang, buko na lang para sa kanya. Okay? Brother Jonathan, sumala sa unang Tesalonica 2.15. Matod pa ni Apostol Pablo ang mga Hudiyo ang nagpatay kay Kristo. Tinuod niya ang gisulti o namakak siya? Hudiyo lagi nga ang ilang ang gasugo nila Romanon. Dito sa 23-27 ganun. Kaya anit. Hey, mutuo na ba ka? Tatagalogin ko pagkatapos ha. Mutuo na ba ka? Sa giingon ni Apostol Pablo, mga Hudiyo ang nagpatay kay Kristo o musupa ka? Sando, paminaw ka. Ang tanong ko sa kanya, Brother Angel, sumasangayon ka na ba sa sinabi ni Apostol Pablo na Hudiyo pumatay kay Kristo at hindi Romano? So, yung tanong ko sa kanya. Aking balikan sa Bisawikan, Bisaya. Muoyon ka ba sa giingon ni Apostol Pablo na Hudiyo ang nagpatay kay Kristo o musupa ka? Gradyando, paminaw ka. Yes, sagutin mo bro. Tubaga. Uyon ka ba sa giingon ni Apostol Pablo na Hudiyo ang nagpatay kay Kristo o musupa ka? Hindi, Bradyando. Tubagong takap with explanation. Tubagong takap with explanation. Anong panahon na Bradyando, dua ka klase ang Hudiyo? Hudiyo nga Romanhon og utok o Hudiyo nga real nga nagsunod ni Kristo? Asa sa Biblia mabasa nga Hudiyo Romano. Utok? Hudyo na Romano pa. Ay, sabi niya Brother Wendell sa noong panahon daw may dalawa daw uri ng Hudiyo. Hudiyo daw na Romano mag-isip at Hudiyo daw na Hudiyo mag-isip. So ano ito? Asa man sa Biblia na tumabasa nga dunay Hudiyo nga Romano mo una-una? Abay tisiti pa lang ganito dyan daw ganito na wala na ka naminaw. Dili bro, tumaga bro. Asa sa Biblia mabasa nga dunay Hudiyo nga Romano mo una-una? Okay. Akong basahon ha. Akong basahon. Inay bisikulo dere. Sige. Maminaw ta ka. Sige na basahin mo na. Na merong Hudiyo na kung mag-isip pero mano. Pataka lang kag. Anong talata? Sige, Hudiyo na Romano mag-isip, anong talata? Sige. Ba't napunta kayo diyan? Pinag-uusapan ko sino yung pumatay, Romano Katoliko sabi niya nung una. Ang sabi niya kasi, Brother Angel, sabi niya kasi, inaamin niya na Hudiyo ang pumatay. Kaso nga lang, ang kanyang palusot, ang Hudiyo may dalawang uri. Isang Hudiyo na Hudiyo mag-isip at isang Hudiyo na Romano mag-isip. Yeah, pero yung una, nagpapatay Romano Katoliko eh. I mean, ayun, ang Hudiyo naman. Sabi niya, ang Hudiyo yung pumatay daw kay Kristo ay inutusan daw ng Romano Katoliko. No, ngayon, Romano Katoliko naman. Ang gulo. Brother Jendo. Bata. Palo pa siya sa kang Pilato dahil kung basahin yung Pilato, pakawalan ni Jesus dahil ang investigation ni Pilato, walang sala ang ating Panginoon. Pero sinong sumisigaw? Sunday keeper o sabat keeper ang sumisigaw na ipako si Kristo sa cross? Yeah, magandang tanong yun. Okay, magandang tanong yun. Ano, Jonathan, papasahin mo na ba yung talata? Sabat keeper sila, pero dua ang ilang kwan, tanawa. Bisan si Judas, tanawa na itong 22 sa Lucas. Tanawa ninyo. Lucas 22, ano? 22. Okay. 22:1, paingon sa 5. Oh, sige, ating basahin. Kung meron bang sinasabi dito na may Hudiyo na utak Romano. Lucas 22:1 hanggang 5 daw. Tunugan ninyo ha. Kung may nakalagay ba dito na may Hudiyo utak Romano. Babasahin ko. Eto. Sabi ganito.
Malapit nang ipagdiwang noon ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na tinatawag ding pista ng Paskwa. Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Jesus. Ah, ito pala, ano pala? Sabbath keeper pala, tagapagturo ng kautusan, Sabbath keeper pala ito. Upang mapatay nila si Jesus. Ngunit, nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga tao. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas at tinatawag ni Iscariote na kabilang sa 12. Kaya't nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo. Ito ay templo ng mga Sabbath keeper ha. Hindi to templo ng Romano Katoliko ha. Upang kanilang pag-usapan kung paano niyang may pagkakanulo si Jesus. 5. Natuwa sila at pumayag na babayaran si Judas ng salapi. Wala namang nakalagay rito na Romano, may Hudiyo na Romano Katol, na Romano mag-isip. Sinungaling talaga to si ano, si Jonathan. Lalayo ng mga talata. Wala may gibutang dere, bro, Jonathan. Nga Hudiyo, Romano utok. Kanina pa yan, puro out of context at ang lalayo. May Roman Catholic pa, Romano Katoliko na sa talahon na yan. Wala pa ng Katolik. Ano ba yan? Wala, bro Jonathan. Wala may giingon dere, bro Jonathan. Nga Hudiyo, Romano, gutok. O may giingon dere, o may nabasahan ako. Una ako nabasa. Sige. Basahin mo sa Bisaya, titinan namin. Sige, anong Bisaya yan? May balita, mabasahin mo. Ang basahan mo, may balita? Dadyan do, sa Katolik. Sige, basahin ka. Okay. Sige, tinan natin ha. Kung mayroong, paabuto na ako ha, nga nagiging mo diya ha. Hudiyo yung Romano gutok. Hindi ko kadungo ka nagali, bantay diyo ka na ako. Jonathan, nawala yata. Hey, Jonathan. Ito problema sa mga Adventista. Mahilig mag-hallucinate. Guni-guni. Guni-guni yung Hudyo para Romano mag-isip. Binigay na talata yung pagkakanulo kay Jesus. Walang koneksyon. Wala talaga. Wala. Kawawa naman. Intayin na lang natin kasi na connection lost siya. So, kawawa naman. Tingin na po siya tindig ng tindig. Isda ba yon? Sabi ni Ayan. Yes, bro Ayan. Yun ay isda. Kasi tinanong, sabi ko sa kanya kanina, kung ikaw ay Sabadista, tinuturo ng Sabadista na si Pedro nakarating sa Roma. Sabi niya, eh, noon ako nakarating sa Roma. Eh, doon naman siya kinulong. O, inamin niya. Sabi, Sabadista nga siya. O, yan o. So, sabi dito ni Janet Merados, mauna SDA, Bible alone, pawalay na sabtan, pagkaluoy. Kagalugin natin. Yan ang SDA, pa Bible alone pa. Walang naintindihan, kawawa naman. Ayun. So, nawala na siya sa ere. Hindi na siya na online. Siguro, na-shutdown yung cellphone niya. Sabi niya kanina, paring Katoliko, paring Katoliko daw ang nagpapatay. Maya-maya, Romano Katoliko na. kanina, paring Katoliko lang, pari ah. Hindi niya alam, mga paring Hudyo yun. Tapos later on, Romano Katoliko naman, nagpapatay. Ako nakapagtataka pa, binabasa ko, sabi niya, sino nagsabi na sinira ni Kristo ang araw ng Sabat? Binasa ko siya, Apostle 1 nagsabi na sinira niya ang araw ng Sabat, nilabag niya ang batas ng araw ng Sabat. Tapos sabi ba niya, isang talata lang naipit daw ako. Saan naipit? Saan banda? Ewan ko. Kung saan ako naipit. Hindi ko alam. Siya lang nakakaalam nun. Bro, out na ako ha. Mag-rosary muna. Natatawa lang ako dyan kay Jonathan. Nakabisaya tuloy ako. Sabi ni Helen Satore. Oh, sabi ni ano ni Nicky Boy Luzdok na wala sa linya sa Hudiyo Nathan. Sabi ni Nancy Valenzuela Eyo, nahuli ang isda. Nahuli talaga ang isda. Sabi naman ni Ayan, sayang na wala masaya na sana yon. Magbibigay yon ng talata. Same naman yon mga tao na yon, Diyos. Hahaha, alam ko na anong talata yon eh. Oh, sabi naman ni ano ni Johnny Gupyo. Wag mo ito'y klaro, bro. Wag yung klaro. Sabi naman ni Jimmy Padillo, ako istorya niya, Brajando. Be, kaya na ako'y pangutanay niya, usara man san.
nakatumbal ba siya sa iyo naman? naka ano daw ng kanyang gamot. Okay, nawala si Jonathan sa linya, kaya sa mga magtatanong diyan